Ano po yung Thank tanong you, bro. natin, Ang tanong ko para kay Brother Jan, no, kung pwede ko siya makausap. Yes, ano yan, bro? Ano ba ibig sabihin ni Kamatsu na simbahan sa ilang? Saan ba siya kumuha doon? Yung iglesia sa ilang, sila yung mga Israelita na nandoon sa ilang. Sila yung mga Israelita na inilabas sa Ehipto, dinala doon sa ilang. Dahil sila ay iglesia sa ilang. Iglesia ba na nagmula sa Israelita, sa mga Israelita, napunta sa ilang. Inilabas from Ehipto at napunta okay sa ilang. Sila ay napunta sa ilang. Sa Bisaya pa, naabot sa Kamingawan. O, mga Israelita na napunta sa ilang. Tapos yung Israelitang yon nagpatuloy yun hanggang ngayon. Sila naman yung tinatawag na ngayon na Judaism. Ngayon, kung totoo ang sinasabi ni Camacho na nag-rebuild ang Panginoong Hesukristo, ba't siya magre-rebuild e naabutan niya ang Judaism? Hindi naman niya naabutang wasak ang Judaism. Para magre-rebuild siya ng iglesia. Nakuha mo ba, Yodi Boy? Okay. May isa pa kong kahilingan sa iyo, Brother Jando. Ano yun, bro? Yung binili kong deliverance book, pakitago, nandito na ako sa Davao. Hindi na ako nakabalik sa iyo. Nandito sa ano? Nandito, bro. Sige, bro. Sa iyo, bro. Yung iglesia sa ilang, yun ang mga Israelita na inilabas sa Ehipto, napunta sa ilang. Tapos, sila yung nagsagaw, sila yung inutusan ng Ten Commandments, ng ceremonial law. Tapos sila yung ano, yung ngayon tinatawag na Judaism, na abutan ni Kristo ang Judaism. At si Kristo, sabi nila, si Kristo ay nag-reestablish. So, ibig sabihin, nabuwal. Ba't siya pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat? Anong iglesia ang pinasukan niya sa sinagoga? Yun ba ang iglesyang buwal? Kaya, chismes, pinasok theology. Nako, malaking problema talaga yun. Brother Judy Boy, yun ang malaki problema ni Camacho kahapon. Pinagdagan pa niya ng problema isa ng SDA daw ay ang nalabi sa iglesia sa ilang. Bakit? Meron ba tayong ano, record na ang Seventh-day Adventist is connected sa Judaism? At inaamin ba ng Judaism na ang Seventh-day Adventist ang kanilang ang nalabi? Kung ang SDA ang nalabi sa iglesia sa ilang, ba't meron pa ang Judaism hanggang ngayon? Wala kang problema talaga ni Camacho yun. Kalain mo, chismis, ginawang pinasok sa theology. Kaya nga ako kampante, minsan kasi pag ako na-excite, nasasagot ko kahit di na kailangan sagutin yung tungkol sa rebuild, tungkol sa restore, tungkol doon sa oikodomiso, tungkol doon sa, kung, sa West, yung sa Greek Orthodox. Wala nang kinalaman sa paksa yun eh, kasi ang rule niya, patunayan niya na ang Roman Catholic Church ay sulpot. Wala namang napatunayan. Behind the lines daw, read between the lines. Anong read between the lines? Hindi kami naniniwala sa inyo. Huwag kayong umasa na paniwalaan at tanggapin namin yung mga read between the lines ninyo. Yun. So, Brother Judy Boy, yun ang aking sagot. Maraming salamat, Brother Jando. Maraming pong salamat. Maraming salamat. At ang ganda-ganda ng pag-ano mo kagabi. Grabe, ang nagandaan talaga ako nakikinig sa'yo. Talagang supalpal talaga. Maraming pong salamat, Brother Jando. Oo. At saka yung mga SDA, nagpo-post na ako daw yung natalo. Paano ko matatalo? Ito kakampi ko. Ito yung kakampi ko. Sabi dito na ang iglesyang tinayo ng Panginoon. Sabi niya, hindi sulpot. Di ba? Ang iglesia tinayo ng Panginoon na hindi sulpot, naging Roman Catholic. Hindi nga sulpot ang Roman Catholic. Kaya dito, sabi niya sa ano niya, sa kanyang final conclusion na si Jando Alabado, urong sulong. Bakit? Nung tinanong ko siya rito, kinrox examine ko siya dito, hindi ba to urong sulong din ang mga sagot niya? Urong sulong din? Tapos ako, nasabihan niya ako na urong sulong, tapos nagbasa ng aklat ng Santiago, siya naman, nagurong-sulong din naman ha. Ito sinasabing as just as soon as this church joined the state. Ano tong this church na ito? Ito ba ang ancient Catholic founded by Christ? Sabi niya, no. Anong aking inulit? Sabi naman niya, yes. Tapos, itong sinasabi na, this church, ito ba yung sulpot o hindi? Sabi naman niya, hindi. Tapos, bilang naman naging, yan ang ganid na lobo. So ito pala ay ganid na lobo. Hindi na naman ulit. Ang lakas ng loob niyang sabihin sa kanyang final conclusion na ako daw ay nagurong-sulong. Nagurong-sulong din siya dito . Sana, hindi niya sinabi kasi sige, i-repost ko yon yung kanyang final conclusion tapos idugtong ko yung ano, yung nagurong-sulong siya sa part na ito ng aklat nila para makita na pati siya natatamaan.
huwag sanang gumawa ng ganong konklusyon na urong sulong kung ikaw rin naman pala mismo nag-urong sulong din. Yan ako na to eh. Sige, moderator. Uulitin ko yung tanong para talagang masagot. Kasi yung mga unang sagot niya, binabawi niya sa ano eh. Pag aking inulit ang tanong, oh yun. So yun ang problema ni Camacho. Ano, SDA na labi sa English sa ilang? Saan ang record mo? Saan ang record mo ng SDA is connected sa Judaism? Ang sinasabi ng kanilang aklat sa Alpha and Omega, ang SDA is the continuators of the Millerite heritage. Walang sinasabi na ang SDA is the continuation of Judaism. Wala nun. Ang Judaism is not a Christian religion. Ang SDA is a Christian denomination. Paano naging nalabi yan? Ay, naku, maimahinasyon si Fernando Camacho. And eto, I never expected na ang isang Fernando Camacho tinitindigan na theology ang chismis. Yun. Hindi ko in-expect talaga yun. Brother Tio Diboy, okay na ba yun? Ah. Okay, Brother Jando, maraming salamat talaga. Ang ganda ng pagkatira mo. Oh, yan. So, nangyari, kinontra ni Camacho ang sarili nilang libro. Katanungan pa rin ba patungkol sa aral katoliko na gumugulo sa inyong isipan? Mga katanungang nabuo ng dahil sa pagkikinig sa mga maling turo ng iba? Hindi na po yan problema. Nang dahil sa mas pinalakas na programa ng Punto por Punto, inihahandog namin ang programang ito para sa inyo. At maging sa mga hindi katoliko na gustong subukin ang mga defensor, welcome na welcome din po kayo sa programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Tuwing Sabado at Linggo ng gabi alas 8 hanggang alas 10, tanungan portion to the max. At sa mga gustong magipagsubukan sa pamamagitan ng diskusyon, welcome na welcome din po sa ating programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Kiring ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usa ra ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko. Wa ilaing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo.